Magandang gabi po sa bawat isa na kasama natin ngayon sa ating 8 o'clock habit. Magandang Lunes ang pagbati natin. Umpisa natin ang ating Lunes sa magandang mga patotoo natin na natanggap sa ating mga pinanalangin sa the whole week for the past 2 weeks. Talagang we are bombarded by the prayer request sa mga kaibigan, kakilala, kamag-anak na nakaranas ng pagsubok at karamdaman. I really praise God that gusto ko ibalita sa lahat na yung mga pinanalangin natin last week na nasa ospital, na nasa lung center, yung asawa ng kaibigan ko, we really praise God dahil malaki na ang improvement ng wife niya. Ang sabi niya, he is praying na this week ay makalabas na ng ospital yung wife niya. Hindi niya akalain na gagawa talaga ng miracle ang Panginoon sa kanyang asawa. At yung mga iba na pinanalangin natin na nagka-COVID din, sa awa ng Diyos, salamat sa Panginoon, sila ay naka-recover na. Maraming dahilan kung bakit tayo kailangan magpasalamat, mag-rejoice sa Panginoon, though we are suffering. Sabi nga nung message ni Pastor last week, diba, yung suffering na persecution na ma-encounter natin as a Christian, let us expect them. And we need only to rejoice kahit may mga pagsubok, may mga pinagdadaanan tayo, and let us continue to do the right thing in our lives, and let us expect and trust everything to God. We know that our present suffering is nothing to be compared to the glory that is abound in heaven. Amen po ba? Palakpakan naman natin si Lord dyan. Amen. Kailangan maging masigla tayo dahil nararamdaman natin kung paano kumilos ang Panginoon. Indeed, He is a miracle worker. If we need to hear God's voice, we need to know His heart. Pag nasa crossroad na tayo ng buhay natin, let us stop and let us look behind. Kung ano yung mga ginawa ng Panginoon sa buhay natin, kung ano yung mga miracles, kung ano yung mga answered prayer, kung paano siya kumilos, kahit dahan-dahan lang, kahit unti-unti lang. Pero nakikita natin. And another testimony nga pala, sila Angelo, tumataas na raw yung platelet niya. And we really praise God dahil yung unang diagnosis, parang kailangan operahan pa siya, pero ngayon na pinupuri natin ang Panginoon, tunay nga ang Diyos ay kumikilos. Tunay nga ang Diyos ay tumutugon. Let us look behind what God did for us, and we will know His direction on how to go forward sa kanyang kalooban sa puso, sa ating buhay. Being the shepherd, sa kanya lang tayo susunod. Sa kanya lang tayo makikinig. At yung sheep, alam niya kung ano yung voice ng shepherd niya. Kaya ngayong gabi, kakantahin natin, pag-aaralan natin about the shepherd, and let us sing Shepherd of My Soul. Samahan niyo po kami sa ating pag-awit at pagsamba sa ating Panginoon. Shepherd of my soul. Shepherd of my soul. I give you full control. Wherever you may lead, I will follow. I have made a choice to listen for your voice. Wherever you may lead, I will go. Quiet pasture, or by a gentle stream, the shepherd of my soul is by my side. Should I face a mighty mountain, or a valley dark and deep, the shepherd of my soul will be my guide. Shepherd of my soul, shepherd of my soul, I give you full control. Wherever you may lead, I will
or by a gentle stream. The shepherd of my soul is by my side. Should I face a mighty mountain or a valley dark and deep, the shepherd of my soul will be my guide. For the last time, shepherd of my soul, I give you full control. Wherever you may lead, I will follow. I have made a choice to listen for your voice. Wherever you may lead, I will go. Be it in a quiet pasture or by a gentle breeze, the shepherd of my soul is by my side. Should I face a mighty mountain or a valley dark and deep, the shepherd of my soul will be my guide. Be it in a quiet pasture or by a gentle breeze, the shepherd of my soul is by my side. Should I face a mighty mountain or a valley dark and deep, the shepherd of my soul will be my guide. The shepherd of my soul will be my guide. The shepherd of my soul will be my guide. Should I face a mighty mountain or a valley dark and deep, the shepherd of my soul will be my guide. Panginoon, ngayong gabi, kami po ay punuin mo ng iyong presensya at patuloy kaming magbigay ng papuri't kaluwalhatian sa iyong pangalan. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng pusong nakakaranas ng pagmamahal, ng pusong kayang umunawa, Panginoon. At gayong gabi, O Diyos, may your Holy Spirit move mightily in our midst as we listen to your words, Lord God. Nawa ang bawat salita mo ay madinig namin, Panginoon, in order for us to be led in your will, in the right path of our lives, Lord God. We thank you, Father God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Magandang gabi sa bawat isa na kasama natin ngayon. Magandang gabi, sweetheart. Magandang gabi, Pauline. Dapat to masigle. Good evening, mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay at pakikiisa sa gabing ito. So, nasa mabuti po nawa kayong kalagayan. Nakakain na po ba kayo ng inyong hapunan? Kami hindi pa. Sana all. Pero napakabuti po ng Panginoon. Patuloy niya tayong binibiyaan ng kalakasan, ng buhay. Ngayon natin natitreasure yung ating buhay. No? Every day is a blessing. Bawat gising is a blessing. Yan. Isa yun sa aking na nare-realize sa mga panahong ito na bawat gising mo is a blessing na already. Kaya nga, meron tayong dahilan para purihin natin ang Panginoon. So, sa ating pong series ay pagbubulay-bulayan po natin yung first four verses dito sa 1 Peter chapter 5. No? 1 Peter chapter 5, 1 to 4. Bigyan ko lang po kayo ng konting background bukod sa sinulatan po ni Apostol Pedro yung mga mananampalataya na exile sa Pontus, sa Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia. Ito pong kasing sulat ni Apostol Pablo na ito ay masasabi nating farewell message ni Peter, no? Ni Apostle Peter. Farewell message dahil ayon po sa mga scholars, ito po yung nasulat AD 63. And AD 65,
si Peter po ay hinatulan ng kamatayan ni Emperor Nero, okay? At siya po ay kinrucify upside down, no? Ibig sabihin nakabaliktad na ikinrucify siya ni Nero. So ito yung isa sa mga huling sulat o huling mensahe ni Apostol Pedro. At dito sa chapter 5, mapapansin po natin, directly, in-address niya itong sulat na ito sa mga house church elders, no? So kung kayo po ay isang elder ng inyong mga house churches, itong letter na ito ay para sa inyo. In fact, ito po isang direct exhortation and direct encouragement to the elders, to the leaders, no? Alam niyo po kung bakit? Kasi po, kapag ang isang iglesia po ay dumadanas ng mga pagsubok like persecution or suffering, ang primarily responsible po doon ay yung mga leaders, particularly yung mga church elders. Sila po yung merong responsibility to provide leadership, to provide encouragement, to provide comfort, and to provide guidance, especially kapag may mga trials, challenges, adversities, calamities. Kailangan yung mga elders, sila yung laging humaharap sa mga problema. Kasi yun nga po, para sa kay Apostol Pedro, ang mga church elders, sila yung mga frontliners din. Okay? So yung mga leaders, mga pastors, mga church elders, house church elders, kayo po ay mga frontliners din. Kaya nga, dito, in-address po ni Apostol Pedro directly yung mga church elders. Kaya kung kayo po ay isang elders ng inyong house church, ng inyong bahay, ng inyong tahanan, kayo po ay masasabi natin isa sa mga magulang. Ito pong exhortation na ito ay para sa inyo. So sabi dito sa verse 1, "Therefore, I exhort the elders among you, okay, as your fellow elder and witness of the suffering of Christ and a partaker also of the glory that is to be revealed." So dito makikita natin, mga kapatid, si Peter po ay in-identify po niya yung kanyang sarili doon sa mga church elders. Sabi niya, as your fellow elder. So, tinuturing din po ni Apostol Pedro na isa rin siya sa mga elder. At hindi lang po siya elder, katulad ng mga ng kanyang audience, kundi siya rin po isang witness of Christ's suffering. Nasaksihan daw niya yung paghihirap ng ating Panginoon. Pero, inaasahan din niya na isa rin siya sa mga makakakita o makakabahagi doon sa kaluwalhatiang inilaan ng ating Panginoon or a partaker, sabi dito, a partaker also of the glory that is to be revealed. So, dito po, makikita natin, kung tutusin sa verse na ito, isa lang talaga yung pinaka main point ni Apostol Pedro. No? Be shepherds to God's flock. Okay? Be shepherds to God's flock. So, ina-address niya dito sa mga church elders. Sabi niya sa mga church elders, be shepherds to God's flock. Ngayon, siyempre, ang tanong natin is how? Paano? Paano tayo, how to shepherd God's flock, God's way? Okay? How to shepherd God's flock, God's way? Ang pamumuno po ay maraming kaparaanan. Meron pong kaparaanan ang sanlibutan, pero meron din pong kaparaanan ang Diyos.
Siyempre, ang pag-aaralan natin hindi yung kaparaanan ng salibutan. Ang pag-aaralan natin yung kaparaanan ng Diyos. Okay? Hindi yung worldly leadership, kundi yung godly leadership. Yung leadership na naayon sa kalooban ng Diyos. Okay? Now, how to shepherd God's flock, God's way? Dalawa po yung aking nakitang katotohanan mula sa talatang ito. Una, shepherding God's flock entails godly oversight. Okay? Godly oversight. Shepherding God's flock entails godly oversight. Dito po sa verse 2, makikita natin, specifically, sabi ni Apostol Pedro dito, shepherd the flock of God among you, exercise oversight. Napansin po ninyo, in-specify niya kung paano mo i-shepherd yung God's flock by exercising oversight, no? Exercising oversight. So, paano ba yung exercising oversight? Meaning, sa New Living Translation po, ganito po yung pagkakasalin. Sabi dito, care for the flock that God has entrusted to you. So, pag sinabing shepherding God's flock, ibig sabihin nun, you care for the flock. You care for the flock that God has entrusted to you. Watch over it. So you need to watch over it. Sa Tagalog po, pangalagaan ninyo ang mga kawan ng Diyos na nasa piling ninyo. So papangalagaan mo yung kawan ng Diyos. No? The flock of God. Kung tutusin, hindi sa yung flock yan eh. Flock ng Diyos yan. Maliwanag yung sinasabi rito, pangalagaan ninyo ang mga kawan ng Diyos. So, bilang isang shepherd or pastor or elders or leader or parents, abay, yung flock o yung kawan ng Diyos, yung kawan na yan ay hindi sa inyo. Flock of God, ang sabi ng Bible. Ikaw po ay isang, kung ikaw ay isang tinuturing mo yung sarili mo ay isang shepherd or elders na nagpo-provide ng oversight, ikaw ay isang under-shepherd lamang. Meaning, meron kang heavenly master, meron kang heavenly shepherd or chief shepherd, none other than our Lord Jesus Christ. Ikaw ay katiwala lamang. Kaya nga sabi rito, pangalagaan ninyo ang mga kawan ng Diyos na nasa piling ninyo. Sabi sa, mayroong isang talata sa Proverbs 27 verse 23, at ito po yung advice ni Solomon. Sabi dito, know the state of your flocks. Know the condition of your flock, or know the state of your flocks, and put your heart into caring for your herds. Ilagay mo yung puso mo sa pangangalaga dun sa mga taong ipinagkatiwala sa iyo ng ating Panginoon. So sa Bible po, mga kapatid, dito makikita natin, gumamit po ng metaphor si Apostol Pedro. Yung shepherding, ginamit po niyang metaphor yon. Sapagkat sa Bible po, ang isang shepherd, ang primary responsibility po ng isang shepherd sa Bible, to seek out the lost. Pag may nawawalang tupa, hinahanap niya. Gather the scattered, lalo na kung may mga tupa na naliligaw. And watch over and defend against wild beasts and robbers. So, isa sa trabaho ng shepherd ay bantayan at ipagtanggol kung merong mga banta sa buhay ng mga shepherd at pakainin, painumin
at pangunahan. Kaya yung shepherd po, lagi siyang nangunguna dun sa mga shepherd. Sheep. Bilang isang shepherd. So, yun po yung picture na dinidepict ni Peter dito. Pinakikita niya yung role ng isang elders bilang isang shepherd who provide or exercise oversight sa kanyang God's flock na ipinagkatiwala sa kanya. Kaya nga, dito makikita natin mga kapatid, shepherding God's flock entails godly oversight. Okay? So dito nagkaroon ng parang paghahambing or comparison itong si Peter tungkol sa paano mo pangungunahan, paano mo pangangalagaan yung tupa at paano yung hindi mo dapat gawin, ano yung hindi mo dapat gawin bilang nangangalaga ng mga tupa. So pag-uusapan natin yung tatlong sangkap dito. Una-una, the manner, the motive, and the method of oversight, no? Unahin natin yung the manner of oversight, no? Binanggit po rin pag sinabing oversight, pangangalaga. Pangangalaga. Okay, pangangalaga. Sabi po rito, bagitin po natin sa verse 2, not under compulsion. Okay? But voluntarily. So makikita po ninyo yung point of comparison na binanggit dito ni Apostol Pedro, no? Sa Tagalog, hindi parang napipilitan lamang. So in other words, naalala ko nung 2 Sundays ago, nag-meeting kami ng mga kabataan at merong binanggit si Arvin Ballena sa amin, no? Dapat shout out to Arvin Ballena. Sabi ni Arvin, dapat hindi pressured, dapat passion. So minsan lang magsalita si Arvin pero may datong yung kanyang may datong kasi may dating yung kanyang sinabi na dapat hindi pressured kundi passion. Hindi okay. Out of pressure. Oo. Kundi out of passion. Gagawin mo yon hindi dahil sinabi lang sa'yo. Oo. Kundi gagawin mo yon dahil gusto mong gawin. Passionate ka sa paggawa nun. Gusto, amen. Gusto mong gawin yun. Mm-hmm. So, God doesn't want reluctant or unwilling or without God-given motivation na isang overseer. Hindi po pwede yung napipilitan ka lang. Hindi po pwede bilang isang overseer yung parang pressured ka lang. Eh kasi walang gagawa, kaya ako na lang. Eh kasi, ako na in-appoint lang. Ako ni pastor eh. Ako na lang. So, dito makikita natin yung manner ng pag-oversight. Hindi yung napipilitan lang. Kung hindi, dapat bukal sa kalooban. No? Bukal sa kalooban. Ibig sabihin, taos puso. Voluntarily. Yun ang sabi rito, no? But voluntarily. Meaning, you are willingly or freely. Kasi po, mas sa Panginoon, mahalaga yung bukal sa kalooban. Alam nyo naman, si Lord, laging sa puso tumitingin. Di ba, Pauline? Tinitingnan niya lagi yung puso natin kung napipilitan lang ba tayo o hindi. Na-pressure ka lang ba? Kasi inutos sa'yo ni mami o ni daddy. Diba? Hindi, diba? Dapat voluntarily, yung bang bukal sa kalooban, bukal sa puso. Kaya, ngingiti ka lang. Okay? Voluntarily. Sabi rito, one volunteer is worth a number of press men. Abay, mas mainam daw yung merong isang nabasa rin ako sa Daily Bread nung araw, yung I would rather have 10 men with 100% commitment than 100 men with 10% commitment. Dito makikita natin yung volunteer, dapat binolunteer mo yung sarili mo, talagang willing ka, bukal sa kalooban mo, bukal sa puso mo yung ginagawa mo bilang isang shepherd or bilang isang overseer who provides oversight sa iyong
nasasakupan. So lagi nating i-check yung ating puso, yung ating kalooban, no? Bukal ba sa kalooban ko yung ginagawa ko? Napipilitan lang ako. Ginagawa mo ba 'to kasi binabayaran ka dito? Parang dahil lang ba sa sweldo o sa allowance o sa honorarium kaya mo ginagawa? Eh parang kung walang honorarium, gagawin mo pa rin ba? Bukal pa rin ba sa kalooban mo? Kaya nga, dito mga kapatid, this will separate men from the boys. Ika nga, titingnan mo lagi o i-check mo lagi yung iyong puso. Pangalawa, una, the manner of oversight. Pangalawa, pag-usapan natin yung motive. Mahalaga yung motive. Sabi rito, not for sordid gain, but with eagerness. Sa Tagalog po, huwag maging sakim sa salapi. No? In other words, not for money. Hindi dahil sa allowance. Hindi dahil sa honorarium. Hindi dahil sa pera. Kaya ka maglilingkod. Kung hindi, sabi rito, kung hindi maglingkod ng masugid. With eagerness. So parang almost synonymous po sila doon sa voluntarily. Pero dito, binigyan din yung intensity ng iyong paglilingkod na dapat masugid ka na maglilingkod. Hindi dahil sa, inga, honorarium or pera. Eh, inga. Puwian na lang. Oo. Eh, kung pera-pera lang, wag ka na lang ano, mag-artista ka na lang. Okay, mag-TikTok ka na lang kung pera lang pala ang habol mo. Mag-YouTuber ka na lang, yung pala ang habol mo. What I mean is hindi dahil sa pera. You know, kung may pera man, bonus na lang po 'yon. Salamat sa Panginoon kung may nagpapadala ng love gift o nagpapadala ng material blessing dito sa bahay namin. Minsan may mga kumakatok na lang eh. No? Last time, may kumatok dito, nagbigay salamat ng bangus. Po, salamat doon sa nagbigay ng bangus. Pagpalain kayo ng Panginoon. So, not for money or not for sordid gain. Dapat hindi yun ang motibo natin. But with eagerness. Meaning you are readily, zealously, enthusiastically, passionate to care for the flock. Yun ang sinasabi dito ni Apostol Pedro. Number three, the method of oversight. Nako, eto. Napakahalaga po nito. Bilang isang house church elders. Sabi rito sa Tagalog, o sa verse 3, nor yet as lording it over those allotted to your charge. Nor yet as lording it. Over those allotted to your charge. Sa Tagalog, maliwanag yung sinasabi. Huwag maghari-harian. Huwag maghari-harian, kundi maging halimbawa kayo sa kanila. So, hindi hari-harian, kung hindi halimbawa. Okay. Minsan may mga church elders po kasi na iba yung kanilang pamamaraan ng paglilingkod. Iba yung, may mga leaders na iba yung method of providing oversight to their flocks. So ito po ay applicable hindi lang sa church, kahit sa company, kahit sa any organization na merong kang authority. Abay, huwag kang maghari-harian. Sa halip, maging halimbawa ka sa kanila. So, hindi hari-harian. Halimbawa ang nire-require ng banal na kasulatan. Sapagkat yung lording it over conveys the idea of forcefully gaining mastery over others. No? It describes an autocratic attitude. Yung nga, yung hari-harian. This unworthy method is the abuse of power, the desire for power and control over others.
Abay, kung ganito ang layunin mo at gusto mong gawin to abuse power, to desire for power and to control over others, mag-isip-isip ka. Hindi ito ang naayon sa kalooban ng Panginoon. Ang kalooban ng Diyos, instead na you lord it over, abay, dapat maging example ka, maging good example ka sa iyong mga nasasakupan. So the church has no place for dominating others, but doing it with love, doing it with humility to those allotted to your church. Alam niyo po kung ano mangyayari, mga kapatid? Halimbawa, yung house church niyo, kayo bilang elder, autocratic. Ika nga, one man rule. Gusto mo, ikaw lang lagi ang nasusunod. Ikaw ang, yung kapritso mo ang gusto mong gawin, no? Alam nyo ang mangyayari? If the elders are petty tyrants who lord their authority over the local church, sabi dito, others will follow their example, abusing their authority and fighting one another to gain power and control. Ika nga, follow the leader. Kung yung leader, a power prick. Ibang, inga, ang gusto niya, lagi siyang bida, siya ang magaling, siya ang matalino, siya ang masusunod. At gagawin niya ang lahat to control everyone. Wala. Yun po yung halimbawang gagayahin din ng iyong mga subordinate. At kawawa naman yung mga nasa downline. Kaya nga, maliwanag po dito na maging halimbawa ka, hindi yung maghari-harian ka. However, if the elders are peaceful, kung ang isang elder ay peaceful, prayerful, loving, humble, and caring, the church will emulate the pattern of their leadership. Ayun ang susundan ng mga member mo, ng mga follower mo, ng God's flock na ipinagkatiwala sa iyo kung ikaw ay isang prayerful, humble, caring, and loving leader. Yun ang kanilang susundin. Kaya nga, ang exhortation dito, but proving to be an example to the flocks. So elders are to be examples of godly living. And the good news is, Jesus is the ultimate example and the greatest example to follow. Si Jesus po ang ultimate example natin, no? Siya po yung greatest example natin to follow. Sabi nga sa 1 Peter chapter 2:21, binanggit ko na po ito ng ilang beses, sabi rito, "For you have been called for this purpose, since Christ also suffered for you, leaving you an example for you to follow in His footsteps." In other words, si Jesus po ang ating standard. Okay? Siya yung ating ultimate model, ultimate leader, ultimate example to follow. Okay? Kaya nga, shepherding God's flock entails godly oversight. Pangalawa, at dito na po ako magtatapos, shepherding God's flock focuses on God's reward. Focuses on God's reward. Hindi man's reward. Hindi earthly reward, kundi yung heavenly reward na ibibigay ng Diyos. Doon ka nakafocus. Verse 4, "And when the chief shepherd," na kung may chief shepherd, tayo po, bilang mga pastor, bilang mga elders,
tayo po yung mga under shepherds lamang. Siya po ang chief shepherd natin. Kaya nga sabi rito, when the chief shepherd appears, yung appears po rito, pwede nating sabihin na returns. Okay? When the chief shepherd returns or appears, sabi ng banal na kasulatan, you will receive the unfading crown of glory. Kasi po sa pagbabalik ng ating Panginoon, mga kapatid, awarding na po yan eh. Magkakaroon tayo ng graduation ceremony or awarding ceremony na kung saan, bilang mga under-shepherd, bilang mga elders, bilang mga taong ginamit ng Diyos to provide oversight, kayo na mga nagsakripisyo, o tayo na mga elders ng church na hinarap natin yung mga problema ng ating mga miyembro at naging frontliner tayo, lalong-lalo na sa panahon ng kalamidad, sa panahon ng trying times, ng tough times, meron tayong gantimpalang inaasahan. At yan ay matatagpuan natin sa pamamagitan ng ating chief shepherd who will return. No? And when he returns, when he appears, ang sabi ng banal na kasulatan, you will receive the unfading crown of glory. So dito, yung crown po, yung metaphor, parang tatanggap ka ng corona, tatanggap ka ng, ang corona, sumisimbolo po yan ng prize or reward. Okay, tatanggap ka ng reward sa Diyos. A crown. What kind of crown? The crown of glory, yun ang sabi ng banal na kasulatan. Because crown of glory symbolize divine glory. Kaya ito ay glorious. Kaya ito tinawag na unfading crown of glory. Hindi kumukupas. Hindi katulad nung, halimbawa, yung mga trophy o yung mga inilalagay na corona, yun, nag-fade yun eh. Pero yung crown of glory na ipinangako ng Diyos bilang mga partakers of God's glory, hindi ka lang partakers of God's glory. Verse 1. Verse 4, sabi ron, tatanggap ka pa ng crown of glory. Hallelujah. Ikaw ba, sweetheart, excited kung ano yung tatanggapin mo na crown mula sa Panginoon? At ilan yung crown na tatanggapin natin sa Panginoon? Ito na siguro yung mga greatest hope. Mm-hmm. If you really serve the Lord, na yung hindi ka nag-iisip ng earthly reward, mm-hmm, kundi yung heavenly reward ang iniisip mo. Ito na siguro yung greatest hope ng mga leaders, ng mga shepherd, ng mga pastors na hinihintay nila pagdating ng Panginoon. Kasi kuminsan dito sa sanlibutan, yung mga pastors parang mga underpaid, unappreciated, unrecognized, hindi nakikita o napapahalagahan yung kanilang mga sacrifices, hindi nakikita yung kanilang mga ginagawa, o parang nakakalimutan lahat ng mga kabutihang ginagawa. Pero the good news is, si Lord hindi niya nakakalimutan lahat ng ating mga sacrifices. Si Lord yung magbibigay sa atin ng gantimpala. Meron kang reward na nakalaan para sa iyo sa lahat ng iyong mga paglilingkod, sa lahat ng iyong sakripisyo, sa lahat ng pagganap mo ng responsibilidad na ikaw ay nangangalaga sa kawan ng Diyos. Maring hindi ka man na-appreciate, hindi ka na-recognize, hindi ka nabibigyan ng praise, o hindi ka nabibigyan ng raise, pero si Lord, merong reward. At yan po ay isang kaaliwan na ipinagkaloob ng Panginoon sa kanyang mga salita na tayo bilang mga elders, tayong mga
under-shepherds or shepherds of God's flock, meron pa tayong inaasahan na rewarding ceremony wherein we will receive a crown of glory. Excited na ako, pero wag siguro, muna, Lord. Siguro yung tayong lahat na we are moving para sa furtherance of God's kingdom, ito yung greatest hope natin. Tayo na, kahit hindi tayo nare-recognize as a leader in the church, pero you're doing your part as a Christian, as a child of God na patuloy kang... And you are doing what is right, yes, in spite of suffering, in spite of persecution. Kaya yung mga kapatiran natin sa Afghanistan na nangangamba dahil nag-take over na nga yung Taliban at marami po sa mga church leaders ay natatakot na sila ay unahing parusahan at patayin. Meron po silang gantimpala na inilaan ng Diyos sa kanyang muling pagbabalik. So meron tayong future hope and future glory sa ating Panginoon. Sige, Sister Olive, manalangin na tayo at idalangin natin sa Panginoon na patuloy tayong i-comfort, aliwin ng kanyang mga salita. Salamat po sa mga kasama natin na nanunood ngayong gabi at sumusubaybay dito sa ating 8 o'clock habits. I hope and I pray na meron po tayong natutuhan mula sa salita ng Diyos sa gabing ito. Sige po, tayong lahat na naglilingkod sa Panginoon, tayong lahat na gumagawa para sa kaharian ng Diyos dito sa lupa. Napakagandang reminder for all of us ang pinag-aralan natin ngayon. At in response, tayo po ay manalangin na tayo'y maging karapat-dapat sa paglilingkod sa Panginoon. Lord, alam po namin na ngayong gabi, nangusap ka sa bawat isa sa amin. Ipinaalala mo sa amin, O Diyos, kung ano ba ang dapat laman ng aming puso. Kung paano ba kami maglingkod. Kung paano ba namin gagawin ito. Panginoon, kung may mga bagay na nagawa kami na ginawa namin sa pangsarili naming katanyagan, sa pangsarili namin to be recognized, humihingi po kami ng tawad, Panginoon. Tingnan mo po yung laman ng puso namin, O Diyos. Nawa, maging kalugod-lugod kami bilang mga leaders, bilang mga followers mo, Panginoon, bilang iyong sheep, Lord God. At ang buhay namin ay maging magandang ehemplo sa iba, Panginoon. At anumang bagay ang ginawa namin para sa iyo, sinabi mo, may nakalaan ka gantimpala sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, O Diyos, na hindi man kami makita, hindi man kami ma-recognize, ma-appreciate, minsan napapagod ang aming katawan. Pero ikaw, Panginoon, tumitingin ka, Panginoon, sa puso namin, sa motibo namin. At yung hope na binibigay mo sa amin, Panginoon, na may gantimpala kang nakalaan sa bawat mga anak mo na nagpagal dito sa lupa. Salamat po, O Diyos. Gawin mo pong karapat-dapat ang bawat isa sa amin habang kami tapat na naglilingkod sa iyo, O Diyos. Gamitin mo ang buhay namin para makita ng ibang tao ang kalwalhatian mo sa bawat isa sa amin, O Diyos. Sa bawat salita namin, sa bawat kilos namin, Panginoon, makita ka sa buhay namin. At kung meron man kami, Panginoon, na nakikita na hindi karapat-dapat, O Diyos, alisin mo po ito sa amin, Panginoon. Continue to transform our lives, Lord God. Continue to renew us, Lord. At nawa ang lahat ng gagawin namin magbigay ng kaluwalhatian sa iyong pangalan lamang. We will continue to serve you despite of the suffering, Lord God, the persecution, the trials, the challenges in life.
But we believe, Lord, that there are prizes, rewards awaiting for us in heaven. Salamat po, Panginoon, sa bawat kasama namin dito, O Diyos. Basbasan mo ang bawat pamilya nila, ang bawat buhay nila. Bawat leaders, bawat elders, bawat pastor, Ikaw, Santong Espiritu, Ikaw po, O Diyos, ang manguna sa buhay ng bawat isa sa amin. Gawin mo po kaming matuwid, magandang patotoo, upang ang mga taong nakahalubilo namin ay malapit namin sa iyo, Panginoon. We commit to you, Lord God, yung aming buhay. Lord, patuloy kaming nananalangin sa bawat kababayan namin na nagdudusa, nagsasuffer, Lord God. Maaring may sakit sila, Panginoon. Patuloy mo silang palakasin. Patuloy mo silang bigyan ng pag-asa, dugtungan ng kanilang mga hininga, Panginoon. Bigyan ng kalakasan ng kanilang katawan, O Diyos. At idampi mo yung kamay mo para sa kagalingan nila, mga sakit nila, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na ang kapangyarihan mo ay makita nila ngayon at maramdaman nila sa pangalan ni Jesus. Ang mga kapatiran namin na nawawala ng pag-asa sa kalagayan ng buhay na hindi na malaman kung ano pa ang bukas, Panginoon, bigyan mo po kami ng pag-asa. Ikaw, sa iyo kami tumingin, Panginoon. Tumingin kami sa aming likuran kung paano mo kami isinalba, Panginoon, kung paano mo kami binigyan ng victory, kung paano mo kami pinagpala, kung paano mo kami pinagaling. At ito, Panginoon, magiging kalakasan namin na magpatuloy pa sa aming buhay ngayon, O Diyos. Dahil alam namin, Panginoon, may nakalaan ka pa sa bawat isa sa amin. Panginoon, sa bawat nawala ng trabaho, Lord, dinadalangin namin sila. Bigyan mo sila ng hanap buhay, ikabubuhay, kakainin sa kanilang mga hapagkainan, Panginoon. Naniniwala kami, Ikaw ang magbibigay sa amin ng lahat ng ito. At Panginoon, ilayo mo kami sa anumang gawa ng kaaway sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, lukuban mo po kami ng iyong banal na dugo. Ilayo mo kami sa karamdaman, sa anumang sakit, sa anumang masamang bagay na mag-harm sa aming buhay. Ilayo mo po kami, Panginoon. At Lord, dinadalangin namin yung mga kapatiran namin na naglilingkod, lalo na sa mga ibang bansa na sa Afghanistan. Patuloy mo silang palakasin, Panginoon. Patuloy mong silang bigyan ng comfort, ng lakas ng loob, Panginoon, para tumingin sa iyo, Panginoon, sa kabila ng kanilang dinaranas ngayon, Lord God. Shield them with your blood, Lord God. Shield them, Lord. At sa mga ibang bansa na sa Lebanon, sa Haiti, sa Myanmar, Lord, patuloy kang kumilos, Lord God. Dahil alam namin, O Diyos, ang bawat isa sa kanila ay nilikha mo rin at mahal mo rin, Panginoon. Marami pong salamat, O Diyos. Marami pong salamat. Patuloy kaming nananalangin, O Diyos, makailam ka po, Panginoon, sa nangyayari sa buong mundo. Sa iyo kami umaasa that you will going to heal our land, Lord God. Continue, O Lord, we continue to beg for your mercy, Lord. Kaawaan mo po kami, O Diyos. Marami pong salamat, O Diyos. Sa gabing ito, kami po'y nagpapasalamat sa pagsama mo sa amin, sa pang-uusap mo sa amin, O Diyos. Sa aming pagtulog mamaya, magkakaroon kami ng kapayapaan dahil Ikaw ay aming kapiling. Pinupuri ka namin, niluluwalhati ka namin. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.
Sige po, muli tayong magpapartake ng banal na hapunan sa gabing ito. Dakilang Ama na nasa langit, minsan pa po kaming dudulog sa inyo at makikibahagi sa banal na hapunan. Gagawin namin to tanda ng aming pagsunod sa iyong kalooban upang ikaw ay aming alalahanin at pasalamatan sa iyong ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. Panginoon, salamat dahil sa krus ng Kalbaryo kami iyong tinubos, kami iyong niligtas, kami iyong binago, Panginoon. Kaya nga, inaalala namin ang araw na kung saan inialay mo yung iyong sariling buhay para sa amin. Salamat po, Panginoon, sa iyong naging sakripisyo. At inilalapat po namin ang iyong sakripisyo sa aming mga buhay. Mga kapatid, sabay-sabay nating kainin ng tinapay, tanda ng ating pagkilala sa ginawa ng ating Panginoon. Amen. Kinikilala din po namin at pinasasalamatan ka dahil sa iyong sakripisyo na kung saan inialay mo ang iyong sariling dugo. Ang iyong dugo ay banal at sapat upang ang aming mga kasalanan ay mapatawad at maging malinis kami sa harapan ng Diyos dahil sa iyong sakripisyo. Ikaw ang kordero ng Diyos ay kapagpapatawad ng aming mga kasalanan. At ikaw ay nakipagtipan sa amin at ito'y sinelyuhan mo sa pamamagitan ng iyong banal na dugo. Panginoon, salamat po. At dahil sa pamamagitan ng iyong banal na dugo, iingatan mo kami. Ilalayo mo kami sa anumang kapahamakan, sa anumang karamdaman. Tutulungan mo kami at gagabayan. Salamat po sa iyong banal na dugo, aming Panginoon. Datay uminom ng may pasasalamat sa ginawang sakripisyo ng ating Panginoon para sa ating lahat. Amen. Salamat! Nakaraan na naman ang Lunes ng gabi. Maraming salamat sa lahat ng mga sumama sa ating ngayong gabi na nakapiling namin na nag-aral ng salita ng Diyos. Mabel Makadangdang, Ate Feli Aquino, Ate Evelyn Gamboa, and Kuya Obet. Nanay Milagros Magat, hello po. Dyan Nanay Lagring. Nanay Lagring, hello po. Ate Gemma Sumile, Ray Jane Centeno, maraming salamat. Melody Lanusa, hello. Tito Ben and Tita Judy, marami pong salamat. Josefa, happy birthday. Kuya Bobby Gonzales, Sir Sean. Josefa Kulanay. Kuya Jerry Garcia, Des Banganan, Shane Bituin, si Sir Marivic Villaseñor, Ka-Edit Deguia, dawa patuloy na kagalingan ng Panginoon sa iyong mga sa iyong anak ng mga apo. Brian Lester Villanueva, I think this is your first time. Welcome to our devotion. Sol Lopez, Jesus Akulanay, Kim Cuervo, hello. Aya, hello. Ate Flora Rebocquiao and Kuya Andy, Jane Arian, Kuya Ray Gonzales, Violeta Triviño Virtuoso, hello. Welcome po sa ating 8 o'clock habit. Neil Sumil, I think first time mo. Thank you for... Pastor Nilo Sumile. Ah, okay. Pastor Nilo from Europe, Malta. Wow, nasa Malta pala si Pastor. Nasa Malta pala si Pastor Nilo Sumile. Maylin Constantino Villapanya. Hello, Maylin. Thank you for joining us. Cheryl Centeno del Rosario. Benedict del Rosario. Beth del Cabet del Rosario. Sino pa, Daddy? Brian Lester Villanueva. Mami Getty, hello po. Magandang gabi po sa inyo dyan. Kasama ni Ahmed. Maraming salamat po. Kusta dyan? Maria Ebony Bertuccio Garcia. Welcome to our 8 o'clock. Marie think, Garcia. Bertuccio Garcia. Yeah. Maria Ebony. Anak ni Emma. Kung di ko nagkakamali. Yeah, anak ni Emma. Emma. Aguila. Aguila. Ah, hello. Hello. Yung... Yeah. Okay. Ace Fontanilla, hello po. Kuya Rolando and Sister Carol. Tisha Ople, Wilma Tamihing, Wilberlin, and Cyrene. Yonora Katunggal, Sister Jonaline, at yung kanilang dalawang
Anak, Amelie Facal, hello. Sister Ellen Ong, hello po. Brother June Aduka, hello. Salamat at ikaw ay magaling na ngayon. Krisha Tio Dosio, thank you for joining us. Welcome. Sharon, Pastor Gilbert, Glad, Brother William, Gwen, Nanay Esther, and Tatay Cesar. Magandang gabi po and thank you for joining us. Ledesma Maranya, Emma Aguila, hello, dyan sa San Juan, Batangas. Hyacinth Hernaez, welcome to our 8 o'clock habit. Edna, Nanay Lolita, and Tatay Ador, thank you po for watching us, joining us. Ma'am Arlinda Cruz, salamat po sa pagsama nyo ngayong gabi. Ate Che Pugon, Pugon Family, Mami Cecilia, Doktora Ellie, Mel Grace San Jose. Welcome to our 8 o'clock habit. Marami tayong mga first-timer. Sister Jing Pabon, Ate Tess Del Rosario. Kani, salamat sa pagtulong mo sa akin. Ma'am Weng Perel, patuloy kayong palakasin ng Panginoon. Sister Susette Empainado, Rowen. Pastor Rowen. Ng Bohol. Rosemary Sherbon ng Israel. Advance happy birthday. Malapit na raw. Narisa, Sister Narisa Aduka. Miko, hello. Namiss ka na namin. Jubes, namiss ka na rin namin. Cyril Castro, Kanet Panganiban, Jennifer Camero. Des. May Centeno, Jolola. Kuya Jerry. Cheryl Centeno. Michelle K. Policarpio, Johan and Mateo, kasama ni Ma'am Abet and Kuya Jojo. Lahat po ng viewers natin dyan sa YouTube, maraming salamat for joining us tonight. God bless and good night. Salamat po dun sa mga sponsors namin. God bless po.